anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumailohin. Patuloy natin pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Sinasama din natin sa banal na misang ito, lalong-lalo na ang digmaan ng Hamas at ang bansang Israel. Naway matigil na ang digmaan nito at ang mahinto na lalong-lalo na ang mga taong naapektuhan sa digmaan ito. Sinasama din natin sa banal na misang ito ang natatanging intensyon ni Pasitaong. Mga kapatid, kaisa natin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig sa pagdiriwang ng pandaigdigang linggo ng misyon na may temang misyon sa puso ng pananampalatayang Kristiyano. Ang okasyong ito ay nagpapaalala sa atin sa biyaya ng Espiritu Santo na dulot ng Ama para tulungan tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Gayon din naman, ang araw na ito ay naghatid sa atin ng kagalakan sapagkat batid nating si Jesus ang gumagabay sa atin para maibigay natin sa Diyos ang nararapat para sa Kanya. Kasabay ang pagiging tapat natin sa ating tungkulin sa lipunan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahit taasan. Jesu Kristo, buktong na anak.
naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag na kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginoon dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Ang Panginoon purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo'y maghantog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat ng daigdigan. Ang puon ang siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol na nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo. Sa simbahan sa Tesalonica, pangahinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sumainyo nawa ang pagpala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay sinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama
ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay niyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pariho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautosan na bumuwis sa Caesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siloin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Caesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ang mga tao o tayong lahat ay madalas ay humahanap sa Diyos hindi dahil sa pagmamahal sa Kanya, ngunit mas madalas dahil sa kawalan ng kasiyahan mula sa mga nilikhang bagay. Hinahanap natin ang Diyos,
hindi dahil sa pag-ibig sa Diyos, kundi sa pagkakasuklam at paggabigo mula sa mga nilikhang bagay. Marami sa atin, kapag nakaramdam ng matinding pagsubok at problema, saan sila unang lumalapit? Marami sa atin, siguro unang lumalapit sa kanilang kaibigan upang makipag-inuman. Marami siguro sa atin ang pumupunta sa bahay aliwan para magpakasaya. Marami sa atin siguro ay nagbubukas ng kanya-kanyang cellphone at laptops para mag-search sa mga application. Naalala ko last year, ang Pilipinas ay sumikat. Sumikat ang Pilipinas dahil pangalawa ang Pilipinas sa pag-aaral. Saan sumikat ang Pilipinas? Sumikat ang Pilipinas number 2 sa buong mundo sa kapapanonood ng pornografiya. Ang nakakalungkot, marami doon sa pag-aaral ang lumalabas. Mga teenager ang lumabas. At kadalasan, puro babae ang lumalabas. Ganyan tayo. Kapag nakaramdam tayo ng problema, agad-agad, hawak-hawak natin. May tumatawa. May mga kabataan. Oh? Naalala nila ang kanilang sinesearch sa kanilang cellphone. Kapag tayo nakaramdam ng matinding problema, agad-agad bubuksan ang cellphone at kung ano-anong application ang tinitingnan. Marami din sa mga kalalakihan sa buhay mag-asawa, kapag hindi na masaya ang kanilang pagsasamahan, ay naghahanap ng ibang makakasama. At patuloy nilang inahanap ang kaligayahan sa mga nilikhang bagay na kung minsan nagdudulot sa kanila ng isang matinding kabiguan. Karamihan pa rin sa atin ay patuloy na nagsusumikap at naghahanap ng kapayapaan at kaligayahan sa mga nilikhang bagay dito sa mundo. Patuloy na naghahanap at kanilang nasusumpungan sa bawat tao, sa kanilang trabaho, sa sugal, sa sexual na bagay, kayamanan, at humahantong lamang ito sa masakit na kabiguan. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sinasabi ni Jesus, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Sa barya nakaukit ang imahe ni Caesar, kung kaya't dapat ibigay kay Caesar ang nararapat sa kanya. Ngunit sa puso ng bawat tao, ang larawan ng Diyos ay nakatatak at sa kamatuwid, ang para sa Diyos ay dapat ibigay ang nararapat sa kanya. Kadalasan, tayo ay naging tapat na ilaan natin ang ating oras para kay Caesar. Karamihan sa atin, ibigay natin ang ating panahon para kay Caesar. Ngunit kadalasan,
Nagkakasala tayo sa hindi pagbibigay sa Diyos kung ano ang pag-aari niya. Iyan ang dahilan sa likod ng ating mga pagkabigo, sa paghahanap natin ng kaligayahan at kapayapaan sa ating buhay. Kay Caesar, binibigay natin ang nararapat sa kanya. Halimbawa, sa ating pag-aaral. Minsan mas marami pa tayong oras sa kakaka-Facebook, sa kakapanood sa YouTube, sa TikTok, kaysa mag-aral. Minsan, marami pa tayong oras na makipag-chismisan kaysa magdasal. Marami pa tayong oras manood ng telebisyon kaysa manalangin at magpasalamat sa Diyos. Marami tayong oras at panahon na pumunta sa mga malls. Pero minsan, ayaw natin pumunta sa simbahan. Mas marami tayong panahon kay Caesar kaysa sa Diyos. Marami tayong sinasayang na oras sa walang kwentong bagay, sa makamundong bagay. Pero wala tayong panahon at oras na magpuri at magpasalamat sa Diyos. At ito kung minsan ang dahilan kung bakit tayo ay nasa walang hanggang paghahanap ng kaligayahan at kapayapaan. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ngayon, angkop na angkop ang sinabi sa atin ni San Agustin. Anong sinabi sa atin ni San Agustin? Ginawa mo kami para sa iyong sarili, O Panginoon, at ang aming mga puso ay walang kapahingahan hanggat hindi namin matatagpuan ang kapahingahan sa iyo. Mga kapatid, dapat nating ibigay ang ating mga nararapat na oras at panahon sa ating Panginoong Diyos. Dapat nating ibigay ang nararapat at tunay at tapat na pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Hindi sa mga makamundong bagay na nagdadala lamang sa atin ng pagkabiguan. Magiging maliwanag at maganda ang lahat ng bagay kung ibibigay natin ang dapat at nararapat sa Panginoong Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan
ang ating itutugon. Panginoong aming kapiling, nawa iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lahat silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng mga nakakabuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang nagkahakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang
basbasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin sa mga alay na iyong bigay upang kami dalisay ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw ang nagpuno ng aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging dinaiba sa amin. Bagamat niya matinularan ang aming pagkamasuwain, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatawang giliw mong anak at kami tungayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kaniya nang higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin nang iyong kasiyat ang iyong pagtingin naming iwinaksin nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kulob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinagati-hati niya iyon. Inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggaping lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin, makapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kadagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin
ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. What pleases you, here I am.
Here I am, Lord. You have the words of everlasting life. If I should turn from you, to whom would I go? Here I am, Lord. I come to do your will. Make of me what pleases you. Here I am. Here I am. Announcement. Ngayon po ay linggo ng pandaigdigang misyon, World Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na gaganapin sa ating simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Parish Wild Formation sa darating na October 24, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay ARCAM, Translation Road Map, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason H. Larguerta, Parish Priest, St. Mary Goretti Parish, Pius 12 Catholic Center, UN Avenue, Paco, Manila. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang
Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Subay niyo ang Panginoon. Glory. Mahal na pong Isos Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y maalala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggang. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,